Hi guys, ito na yung ating my own recipe sa ating fluffy chiffon cake. So ang gamit ko lang dito ay all purpose flour kasi wala akong cake flour. So pinaghalo ko na dito yung 1.5 teaspoon na baking powder at saka konting asin at saka 1 cup nito na sukal, white sugar, nandito na. At saka 2 cups na ganito na flour. Tapos, lagyan natin ng vanilla. Ayan, konting vanilla lang. Ayan, vanilla. Pangpabango. Ayan, vanilla. Tapos, ayun na. Hinalo ko na yung mga dry ingredients kanina. So, ayan na yung dry ingredients. So, nandito na tayo sa wheat ingredients. Sa liquid. Charot! Pampabasa. Basa. Sana all basa. Charot. Ito, 4 na large egg. Pula lang muna yung ginawit ko, igyok lang muna, tapos siniparit ko yung white egg at sabihin ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan isiparit yung white egg. Ayan, so ito oil, vegetable oil. Ayan, tapos milk, fresh milk, pwede rin evaporated milk, tapos water. Ayan. So, ganyan muna natin ng konti bago natin siya haluhaluin muna natin ng konti. Bago natin siya i-mix. So, ayan. Ayan na yung ating wheat ingredients. Charot. So, ayan. I-ano na natin? I-hand mix. Teka lang. Ba't di naka-open to? Loko ah. Wait lang. Kailangan indiin ba? Bakit ayaw? So yan guys, di ko na napakita kung paano ko ginawa. Basta ito, minixer ko na to gamit yung hand mixer for 3 minutes. Tapos ito naman, itong merang natin, ito yung white eggs na 4 na siniparit ko. Tapos nilagyan ko ng konting lemon juice para mawala yung langsa. Tapos habang minimix ko siya, nilalagyan ko siya na paunti-unti ng sugar, yung white sugar natin, para medyo may lasa naman yung ating merang. So, ang susunod natin gagawin guys, itong merang, kaya natin siya sinaseparate, hindi natin siya minix dito. Pwede naman. Pero, kung gusto mo talaga ng fluffy na cake, na chiffon cake, dapat isiparate mo talaga yung merang, yung white eggs. Tapos, gawin mong ganyan, parang icing baga. So, malalaman mo pag tama na yung merang, for example yan, pag tinaog mo yung ganyan, hindi siya mahuhulog. Yan yung perfect texture ng merang natin. Kasi pag naganyan ka, tapos ganyan mo, nataob agad yan, nahulog agad yan, hindi yan perfect na pagkagawa ng merang. So, tapos, pag naghalo tayo dito sa ating cake, ayan, paunti-unti, tulad yan. Unti lang muna, tapos ganyan lang yung halo. Yung halo mo, ganyan lang. Ganyan. Hindi po yung over halo-halo kasi mawala po yung pagka-fluffy ng ating merang. So, dapat ganyan lang yung halo. Huwag po over mix, no? Ganyan lang, no? Huwag kang magmadali, ha? Wala kang lakad. So, ayan. Kuha na naman. Pero ubusin natin yung ating merang. So, ganyan lang ulit. Pakunti-kunti. Tapos, halo. Kunti. Tapos, halo. Huwag po yung halo na parang gigil ka ha. Kasi hindi pwedeng ma-over halo yung ating merang. So, ganyan lang yung halo. One side lang. Up and down. Tapos paikot. So, ganyan lang yung dapat halo natin. Hanggang sa mahalo mo siya totally. So, ayan. So, uubusin natin yan. Mahirapan ako. Kaya ilagay ko na lahat. Wala nang hawak ng camera. So, gawin ko na lang.
So, ayan guys, nahalo ko na yung ating meringue dito sa ating cake batter. Ayan na, nahalo ko na siya. Ayan, ayan na yung dapat magiging itsura niya. Ayan. So, pakikita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Ayan lang. Hindi na ikalaban siya. So, ito yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan, diba? Super, ano, ganda ng texture niya. So, ayan yung magiging itsura ng ating cake butter pag nilagyan na natin ng meringue. Tapos, dahil wala akong ano guys, wala akong lutuan talaga ng cake. Meron naman, kaso gusto nila ito kasi nga nadali nila doon kung saan nila gustong dalhin. Ito, nilagyan ko na ng konting oil dyan. Pinapahit-pahiran ko na yun dyan para hindi dumikit yung ating cake butter pag naluto na. Noong ating yummy fluffy chupon cake. Ayan. So, lagyan na natin. So, marami itong nagawa kong mix kaya hindi ko ito ilalagay lahat kasi baka umapaw. Ilan natin. Wait lang. Apaw ba yan? Kunti pa. So, ayan lang siguro. Ayan, tama na siguro yan kasi aapaw pa. Baka mamaya sobrang tumubo na, no? So, hanggang dyan lang. Tapos may natira pa tayong konti. Gawin ko na lang yung cupcakes. So, ayan na yung ating recipe ng ating fluffy and yummy chupon cake. So, ayan niya guys. Luto na yung ating fluffy chupon cake. Ayan. Tanyo naman, di ba? All purpose lang yung gamit ko. Pero tingnan nyo. Tingnan nyo. Pusa siyang matatanggal sa lagayan niya pag lumamig na siya. Ayan. Di ba? Kanina gumanunto eh. Kaso natanggal na yung air niya. Ang ganyan na siya. Diba? Sobrang fluffy niya. Tingnan mo naman guys. Diba? Pag ginanyan mo, bumabalik. Yan. Ganun lang yung procedure na gagawin natin. Para mas masarap at mas fluffy yung ating chupon cake. Kahit hindi cake flour yung ating gamit. So, thank you!